Gagalamay ng andamyo at ngipin ng bangketa. Sa bitukan ng mga kali at kanto at umpukan ng karaniwang tao. Sa puso ng komunidad ng Maranita at sa makitid na lalamunan ng Espinita. Naroon ang hininga ng kanilang istorya. Teacher, yan ang pangarap ko noong bata ako. Gusto ko kasing magturo sa iba pang mga bata. Pero sa pagdaan ng panahon, ang realidad ng lipunan ang nagturo sa akin. Lumawak ang aking kaalaman at nangarap ng isang malayang lipunan. Ano kaya ang pangarap ng mga kabataan ngayon? Pareho din kaya sila sa mga pangarap ko noon? Sa mga nangyayari sa ating lipunan ngayon, ano naman kaya ang tsansa na matutupad ang mga pangarap nila? Pangarap ko ay maging teacher. Makatapos sa pag-aaral. Gusto ko po maging lawyer. Pangarap ko maging businessman. Pangarap ko po maging seaman. Pangarap ko ay makapagtapos ng pag-aaral at maging guro balang araw. Pangarap ko ay maging isang malayang lipunan. Nakakatuwa na makita ang mga kabataan na sumasama pa rin sa mga okasyong gaya nito. Tunay ngang sila ang pag-asa ng bayan. Ngunit, paano nga ba inaalagaan ng ating bayan ang mga kabataan? Ang F.G. Calderon High School ay isang pampublikong paaralan sa Tondo, Maynila. Dito, hinuhubog ang mga kabataan para tulungan silang makamit ang kanilang mga pangarap sa buhay. Dito ko nakilala si Benedict, isang tipikal na estudyante mula sa maralitang pamilya. Ano yung trabaho ni Papa at Mama mo? Welder, Mama ko wala. Pag nag-uusap kayo ng mga barkada mo, pagkatapos ang high school, lahat ba kayo gusto niyo mag-college? Tingin mo kaya mo mag-college? Ayaw ko lang sa magulang ko. Bakit ikaw? Tingin mo, hindi mo kaya? O kaya? Kaya. Kaya yata. Saan mo naiisip na papasok ng eskwelahan? Kahit saan. Basta ano, mababa lang. Mababa ang? Ano, pero sa'yo. Sa tingin mo, kaya ni Papa na tustusan niya yung tuition mo sa college? Ewan ko lang kung kaya. Ano ang pangarap mong maging? Uli sana, pero gusto ng Papa ko abogado. Para daw ano, matulong sa kapwa na mahirap. Simple lang ang pangarap ng mga kabataan gaya ni Benedict. Makapagtapos, magkaroon ng magandang trabaho, at makatulong sa mga kapwa Pilipino. Ngunit sa realidad, hindi natutupad ng maraming Pilipino ang kanilang mga pangarap sa loob ng bansa. Lumaki na sa Estados Unidos si Joel, isang Pilipinong immigrant. Ngunit hindi niya nalilimot ang kanyang pinag-ugatan. Nangarap at sinikap ni Joel na makabalik sa sariling bayan. Bumalik siya para kumustahin hindi lang ang mga kamag-anak, kundi pati ang pinakamahihirap sa ating mga kababayan. Natagpuan ko siya sa Hacienda Luisita sa Tarlac, sa pili ng mga magsasakang inaagawan ng lupa. Ngayon nasa Pilipinas ka na, ano yung ginagawa mo? We're visiting Hacienda Luisita to learn about the struggle for land of the farmers and the peasants who till the land. Yeah, we're interviewing them and we're learning about bogus like land reform that was implemented, and we learned about the massacre in 2004, and we were able to talk to the families.
And they were saying how important it is for exposurists like ourselves to share what's happening because not a lot of people know. Yung pamilya mo, paano sila napunta sa ibang bansa? Born ako dito sa 1989, tapos 1990, yung tita ko, she married a Navy man and then she then became a citizen, so she petitioned my lola, who then petitioned everybody else. Ano ang naging trabaho nila sa Estados Unidos? Currently, my mom works as a Walmart worker, so she works there just as a sales associate. Nung nagsisimula ka pa lang napapasok sa kolehiyo, mm-hmm. Ano yung gusto mong maging pagkatapos mo ng pag-aaral? Oh, I wanted to be a doctor because, one, I knew that it was something that was economically stable, mm-hmm. But I didn't finish with a science degree. I changed my major third year college na mm-hmm. For Asian American studies. Mm-hmm. Pwede mo bang sabihin na yung pangarap mo habang nag-aaral ka ay bahagi ng tinatawag nilang American Dream? Definitely, yes. My mom would always say, ikaw ang pag-asa, you're the hope. So that's why she really worked hard so that I can go to college. Paano kanya iniraos sa kolehiyo? There's a financial aid that exists for low-income families. They were able to cover my tuition for the 4 years. But what wasn't covered was housing and food and books and all of that. So I took out loans. And now, currently, after I graduated, I'm at $35,000 in debt. Probably gonna take 10, maybe like 15 to 20 years to pay it off because I don't make that much money and I still have other things to pay for. Paano na ngayon yung binabanggit mong American Dream? Well, I learned that the American Dream doesn't exist now that I've actually experienced it and learned about it. It's only, the American Dream's only really for a few. May trabaho ka na ngayon sa Estados Unidos, pero bakit ka pa bumalik dito sa Pilipinas? A number of reasons, but I think the main reason was I wanted to go home. There's a sense of longing of what it's of where you come from. Sorry. Kung si Jewel ay naghahanap ng matatawag na tahanan, si Sarah naman ay nangangarap ng magandang kinabukasan para sa mga kabataan dito sa Pilipinas. Nakilala ko si Sarah, ang presidente ng National Union of Students of the Philippines o NUSP. Naging kasapi si Sarah ng NUSP noong nag-aaral pa siya sa Universidad ng Pilipinas. Magandang araw. Anong ginagawa niyo ngayon? Ayun, nag-meeting kami. Nagbabalitaan tungkol dun sa kampanya namin, tungkol dun sa tuition and other fees. Nung nakapasa ka na sa kolehiyo, naging bahagi ka ba ng mga organisasyon? O pwede natin sabihin, naging typical ka bang estudyante na eskwelahan, bahay? First sem ko pa lang sa UP, sumali na ako ng yung UP Repertory Company. Pagkatapos na, nagsunod-sunod pa. Bilang isang estudyante, nakikita mo talaga yung saya na sumali, ganyan, at maging involved. Sa tingin mo, nakatulong ba yung mga karanasan mo na yan sa pagtanda mo at kalaunan naging leader estudyante ka sa campus? Malaki yung exposure mo dun sa mga issues at concerns na kinakaharap ng kapwa-estudyante. Nakita mo yung role mo, yung course mo, hindi lang para dun sa sarili mong pangarap na maging isang hotelier, for example, or restaurateur, kasi ang course ko ay hotel, restaurant, and institution management. Pero kung paano ba magagamit yung pinag-aralan mo para mag-serve talaga sa bayan? Sa puntong ito, mga kasama, ay mapapakinggan natin ang santula. Mula po sa NUSP, tinatawagan po natin si Sarah Ilago. Mayroon kaming kwento tungkol sa isang asendero na turi ng Pangulo, iyon pala'y sa dalawang ego, sa isang kumpas, may gawa-gawang batas, sa isang hitlang,
may pansuhol pa. Nada! Sa kasalukuyan, ano bang kinakaharap ng ating mga kabataan? Unang-una dyan yung tuition and other school fees increases na nangyayari hindi lang sa mga private school, kundi pati sa mga public school. Kung sa private school, yearly yan na nagtataas halos na siguro mga from 5% to 10% increase yan per year. At yan ay taon-taon din na pinapayagan ng Commission on Higher Education. Maski pati sa public schools natin, nagtataasan din yung tuition. Dahil nga, yearly din naman, kung sa private, nandiyan yung tuition increases, sa public, may tuition increases din dahil dun sa budget cut. Anong landas mo after graduation? Nagsimula ako bilang isang marketing executive sa isang multinational corporation. Halos lahat ng oras mo ay na pupunta na doon. Pero dahil nga nanggaling ako sa pagiging isang student leader, gusto mo pa rin makapag-ambag doon sa mga campaigns nila. Itong landas na tinatahak mo ngayon, masaya ka ba dyan? Oo naman. Naisip ko nga yung 1 year ko before sa isang private corporation. Sa 1 year ko na talagang pagsisilbi ng buong oras sa NUSP. Iba yung aral na binigay niya. Kung paano ka ba niya hinuhubog para gamitin yung husay, yung talento mo, yung energy mo habang bata ka pa, para talagang magsilbi sa bayan. Batid ng mga kabataan gaya ni Sara na may krisis sa lipunan. Kaya hindi lahat ay nakakapag-aral at nagkakaroon ng magandang kinabukasan. Alam na alam ito ni Benji, na guro ni Benedict. Sa 3 dekada ng pagtuturo, kilalang kilala na niya ang mga kabataan at ang sistema ng edukasyong ipinapatupad ng gobyerno. Tagapangulo siya ng Alliance of Concerned Teachers, aliansa ng mga makabayang guro sa Pilipinas. Sa inyong karanasan sa pagtuturo, itong mga graduates, ano ba ang narating na nila sa buhay nila? Alam mo, ano talaga eh, kakaunti lang no, yung nakaka-graduate sa atin. Sa 100 pumapasok dun sa elementary, halos 80 lamang yung nakakatapos ng grade 6. Yung papasok naman sa high school na 80, mga 40 na lang yung makakatapos ng high school. Pagdating sa kuleyo, 4 lang o 6 ang makakatapos, itong 4 na po na to. At dun sa 6 na magtatapos, 2 or 3 lang ang makakakuha ng trabaho. Contractual pa. Sa karanasan po ninyo, yung inyong mga tinuruan ng high school, meron bang mga naging matatagumpay sa kanilang mga piniling career? O... Mangilan-ngilan sa kanila ay nakapangibang bansa. At syempre, no, kakaunti lang no, yung mga yumaman, mga nagtagumpay. Pero mas marami sa kanila talaga yung nananatiling mahirap. Ngayon ay buong-buong pinapatupad ng gobyerno yung bagong kurikulum na K-12. Sa inyong palagay, para saan talaga itong K-12 na ito? Tunguhin yan eh, para matiyak, no? Na magkakaroon ng murang lakas paggawa na maninilbihan sa pangangailangan ng malalaking industriya sa iba't ibang bansa, pangunahin na ang Estados Unidos ng Amerika at ng Europa. Dito ba sa inyong paaral nagsisimula na ito sa pagkapatupad? Nakakalungkot. Yung grade 7 at saka yung grade 9, walang module yan. So, lalo na ngayon, ano? Mag-first grading na, wala pa rin dumarating na mga module. Marami ng mga estudyante at magulang na umaayaw dito sa K-12, no? Kasi bukod sa 2 taong pangkaragdagan sa pagpapaaral, ay, yung mga teachers ay kulang na kulang sa training. Pati na yung gobyerno, kulang din ng paghahanda kaugnay nung papaano ipatutupad. Katunayan, malapit na yung 2016 ano, na kung saan eh, magkakaroon ng vacuum ang mga colleges and universities dahil walang gagraduate. 85,000 na mga guro, professor ang mawawalan ng trabaho sa mga colleges and universities. Ito bang K-12 magiging mas malala ang dropout rate o sa tingin ninyo hindi? Naku, lalong lalaki ang dropout rate natin. Ano? Kasi yung junior high school at senior high school ay hindi naman to kayang i-offer no
ng mga kasalukuyang pampublikong paaralan. Katunayan, hanggang ngayon ay wala pang naitatay yung ang eskwelang gagamitin para sa senior high school. So, ang mangyayari, gagamitin yung mga kasalukuyang colleges and universities. Siguradong-sigurado tayo, hindi papayag yung mga profit-oriented na colleges and universities na gagamitin yung kanilang facilities ng libre. Kaya sa madaling salita, may bayad no ang senior high school. May pag-asa po ba ang mga kabataan sa kasalukuyang sistema ng edukasyon? Given na ganito nga yung klase ng edukasyon natin, ay wala kang option eh. Wala kang option. Kung kaya, upang makapag-ambag ka doon sa makabuluhang pagbabago ng ating lipunan, eh kailangan mong magsakripisyo at matukoy mo kung ano ang mga silirin na ating lipunan at makapag-ambag ka kung paano ito bibigyan ng solusyon. It's really our role to fight for our futures. So we need to not be silent. Was our education free? No! Did our education work and fulfill an American dream? No! Then kung hindi natin gusto na magpatuloy yung pananamantala, 'di ba, sa mga kabataan. Kung hindi natin gusto na magpatuloy yung commercialization ng education na naglalayo nung pagkamit ng karapatan sa edukasyon sa mga kabataan, ay wala talagang higit pa na tamang gawin and kundi kumilos na ngayon. Madalas sabihan ng mga kabataan na mali ang makialam. Mag-aral na lang sila ng mabuti. Ngunit dahil sa taas ng matrikula, maraming kabataan ang hindi na nakakapag-aral. Hindi na rin sila nakakagampan ng kanilang papel sa pag-unlad ng bayan. Kaya parami ng parami ang mga kabataang ginagawang paaralan ang lansangan at lipunan. Kung meron tayong matutunan sa ating mga kabataan, iyan ay ang walang mali sa paglaban. May mali, kaya lumalaban.